May panibago na pong pambansang Marites. Hindi na po ito si Christian Gasa. By the way, sino ba si Christian Gasa, mga tol? Ito pong si Christian Gasa, eh nakilala po ito sa pambansang Marites kasi napaka-chismoso po ng tao na ito, pero napakagaling. Ang dami niya pong mga followers, 2.2 million followers po ito. At kapag ka naglalabas po ito ng chismis, eh 99.9% tumatama. Pero magkaiba sila ni Harry Roque. Kaya mukhang mapapalitan na talaga itong si Cian Gasa ni Harry Roque, dahil si Harry Roque, 99.9%, walang katotohanan ng sinasabi. E kung walang katotohanan ng sinasabi, sino sa dalawa ang pambansang Marites dapat? E di si Harry Roque na, mga tol. Bakit po ba natin pinag-uusapan itong si Harry Roque ngayon? Kasi sa kanyang Facebook page, salamat sa nag-send sa atin, meron na naman po siyang panibagong kismis na pinapakalat. O katulad po nito, ha. Unahin muna natin ito pong 2 hours ago. Sabi niya, OMG, Cathy Binag, ex of PBBM, BFF Tony Boy Florendo is first actual eyewitness who saw PBBM and Lam using pulboron. Lam even offered her. Anak ka ng teting, parang hindi abogado, mga tol. Grabe itong si Harry Roque. Napakamanirang, mapanirang puri talaga ng walang hiyang abogado na ito. Tapos may post din siya ulit. Ngayon, what we have, FPRRD saying he saw evidence that PBBM is a user. Agent Morales saying that a confidential informant gave into that PBBM is a user. Gave info that PBBM is a user. Nikki Coseteng saying that in their circle, it was widely known that PBBM is a user. A polvoronic video authenticated by Deepware showing a man with a close resemblance to PBBM sniffing a powdery white substance. And now, Cathy Binag, an eyewitness who saw PBBM sniffing a powdery white substance at least 5 times with no less than Lam once offering her some. Ano po ang gusto nyo? Kilos na tayo! Ay nako, Harry Roque. Alam niyo, Harry Roque, kahit anong gawin ninyong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, una sa lahat, hindi po kayo magtatagumpay. Kayo-kayo na lamang na mga kapwa didisits ninyo ang nagpapaniwala sa malaking kasinungalingan na yan. Dito, nakikita po natin ng isang tao na napakataas po ng pinag-aralan na turingang abogado, pero mistula pong hindi abogado ang mga sinasabi at ang nagiging asal at mga gawi. Wala tayong ibang tinutukoy kung hindi itong si Harry Roque. Napakasinungaling na tao na ito, mga tol. Kanino ba tayo dapat maniwala? Sa St. Luke's na napakataas ng kredibilidad at sinasabi ng St. Luke's na si Pangulong Bongbong Marcos partikular noong November 2021 ay hindi po positibo sa ipinagbabawal na gamot, partikular sa cocaine. Sino ang dapat natin paniwalaan? Yung scientific process na isinagawa ng St. Luke's o itong mga walang hiyang tao sa pangunguna ni Rodrigo Duterte, ni Harry Roque at ng iba pa na walang ginawa kung hindi ibuhos ang galit nila sa pamilya Marcos, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero ang tanong, bakit ba nagkakaganito si Harry Roque? Huwag po tayong lumihis sa totoong issue, mga tol. Si Harry Roque, ang katotohanan ay nai-involve ngayon sa samot-saring kontrobersiya. Yan ay partikular sa pagpopogo. O, hindi ko sinasabing nagpopogo si Harry Roque, ha? Pero nai-involve siya partikular sa Lucky South 99. At kung babalikan po natin ang mga nireaksyonan na po nating video sa mga nakalipas na panahon, makikita po ninyo kung paano po nauugnay ang kanyang pangalan sa samot-saring kontrobersiya po na ito. In fact, barado nga po siya dito sa isang kongresiste na si Congresswoman Louise Tro, kung hindi ako nagkakamali. Ano? At dito kasi, napatunayan na si Harry Roque ay meron talagang interes partikular sa Lucky South 99. At ito yung tinatry ni Harry Roque ngayon na i-divert sa isipan ng taong bayan. Kaya ngayon, pilit nilang pinapalabas na si Pangulong Bongbong Marcos, kahit bulok na ang kanilang kasinungalingan, ay gumagamit po ng pulboron o ipinagbabawal na gamot.
ang primary intention dito ni Harry Roque ngayon, mga tol, ay lihisin ang isipan ng taong bayan at alisin ang sentro ng usapan sa kanya. Pero hindi ka magtatagumpay, Harry Roque. Kahit anong gawin mong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi makakalimutan ng taong bayan na sa mga pagkakataon na ikaw, una, ay naging presidential spokesperson, ikaw ay nag-hire ng Executive Assistant 3 na sa tingin namin hindi naman kwalipikado doon sa kanyang posisyon. Ganun pa man, ito po ay iyong hinire at naging Executive Assistant mo nga, ang level pa nito ay napakataas, 3. At pinasahod po ito ng taong bayan ng almost 1 year nang hindi po bababa sa 54,000 pesos. Yon ang masakit na katotohanan dito. At sa panahon ng pagiging abogado mo, mukhang ginamit mo ito para magbigay ng serbisyong legal, libre man yan o may kabayaran, hindi namin alam. Pero isa lamang ang katotohanan na ikaw ayon sa PAGCOR ay abogado ng Lucky South 99. Hindi po sa akin ang galing yan. PAGCOR po ang nagsasabi na ikaw ay kasama sa organizational chart ng Lucky South 99 bilang legal officer na ito. Ngayon, balikan po natin ang abogado sa abogado kasi masyadong minaliit nitong si Harry Roque, si Senator Riza Ontiveros, palibasa hindi abogado yung tao. Napaikot-ikot niya ang kanyang mga kasagutan para lumabas na kuno ay wala siyang kasalanan. Ngunit dito, sa pagtatanong nitong si Congresswoman Luistro, eh lumalabas talaga na meron kang legal na interes dyan po sa Lucky South 99. Pakinggan po natin at balikan po natin ang hearing na ito sa House of Representatives kamakailan lamang. Gamitin po natin ang YouTube channel ni Hello United Philippines at dito panoorin po natin muli kung paano ginisa ni Congresswoman Luistro itong si Harry Roque. Yung kanyang katapangan dyan po sa Senado kung saan binastos niya ito pong si Senator Rico Ontiveros ay hindi niya po nagawa dyan po sa House of Representatives. Pakinggan po natin ito muli mga tol kasi hindi dapat ma-divert ang ating attention. Ang attention dapat ng publiko ay kung sino yung gumagawa po ng illegal, sila dapat yung patuloy na pinag-uusapan. At sa tingin po natin sa mga illegal na nangyayari dyan po, partikular sa Lucky South 99, ay baka merong kinalaman itong si Harry Roque. Attorney Roque, this is one of the occasions when my knowledge in law became gray. So I wish to ask once more for the record, with all due respect, kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. From the Lucky answer South of Attorney Roque, Mr. Chair, I wish to share to the committee the case of Eusebio Season versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number... Dito mga tol, ini-establish ni Congresswoman Luistro na kahit walang bayad ang isang individual group or organization sa sino mang abogado, the moment na nagkaroon po ng legal na ugnayan, eh meron pong attorney client relationship na tinatawag na pilit itinatanggi nitong si Harry Roque pero bukong-buko siya mga tol. At mamaya re-reactionan din ulitin natin yung naging vlog naman ni Attorney Claire Castro kasi doon sa kanyang vlog mai-establish din na yung nahuli na pinagtataguan o yung nahuli na nagtatago doon sa isang bahay sa Benguet ay bahay talaga di umano ni Harry Roque. O, pakinggan muna natin ito bago tayo tumalun doon. 11959, April 28, 2021. If I may quote, a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract for the non-payment of legal fees. It is very clear, Mr. Chair,
that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. Can we be enlightened on this, Mr. Chair, from Attorney Roque? Attorney Roque, you are now recognized. Mr. Chair, tama po yun. Ang problema, wala pong kahit anong konsulta na nangyari sa panig ko at sa kahit kanino sa panig po ng Lucky South. Kaya miski wala pong bayad, wala pong kontrata, wala rin po kaming komunikasyon. Dahil ang komunikasyon ko po, lahat po yan ay kikasiong lamang. Pero may i-establish dito nitong si Congressman Luis Tron na si Kasiong is the duly representative, authorized representative of Lucky South 99. Diba? Patuloy muna natin mga tol. Kahit anong gawin mong pagtanggip o pagsisinungaling pambansang Marites, Harry Roque, hindi maikakaila na mukhang merong vested interest ka dito. I understand, Mr. Chair, that the statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99, but he has been repeating a while ago that Cassandra Leong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Mr. Chair, gaya na aking sinabi po kanina, ang aking attorney-client relationship ay kay Cassandra Ong at kay Werwin. Dahil sila po ay umakto bilang ahente ng Lucky South. Pero hindi ko po naging kliyente ang Lucky South. Para po siguro malinaw, it is an instance where both Werwin and Lucky South will benefit kung magtutuloy ang negosyo ng Lucky South. Kasi kung wala naman po Lucky South, useless yung pinatayong premises ng Werwin. At kung wala naman ang Werwin, wala rin uupahan ang Lucky South. Pero pagdating po sa attorney... Ibig sabihin, pinapaboran ninyo ang Lucky South 99. At kung duly authorized itong si representative, itong si Cassandra Leong, meron ka pa rin koneksyon na yung matatawag. Kasi yung duly authorized representative na si Cassandra Ong, yung pinibigyan mo ng legal na payo eh. O kung ano man legal services na ibinibigay mo sa kanya. Anyway, dito mga tol, kahit anong gawin ni Harry Roque na papaligoy-ligoy sa mga katanungan na maliwanag naman, hindi talaga maikakaila sa harapan ng publiko na talagang merong kaugnayan itong si Harry Roque. At ito ay magpapatunay lamang sa naging pahayag ng PAGCOR. Hindi tayo nagsasabi niyan mga tol ha. PAGCOR ang nagsabi na itong si Harry Roque ay nasa organizational chart ng Lucky South 99 at siya po ang tumatayong legal officer po nito. Client relationship. Dapat meron man lang komunikasyon sa panig ng amuka abogado at ng kliyente whether or not there is a written agreement, whether or not there is bayad. Pero wala po talagang ganoon dahil limited lang ako kay Kasiong. Mr. Chair, I just wish to remind our resource speaker that I think there were 3 members of the committee who have been delving on this question, and repeatedly, Attorney Roque stated that he is lawyering for Cassandra Ong. Cassandra Ong is the representative of Lucky South 99. Diba? And it is really hard to conceive how he can separate himself from Lucky South 99 if his client is representing no less than Lucky South 99. Tama. Lucky Tama. South is not a natural person. Tama. It is a juridical person. By the way, only... para mas maliwanag po, tayo naman hindi abogado pero nauunawaan po natin yung sinasabi ni Congressman Luis Tro. Ganito po kasi yan, para mas maunawaan po natin ang lubos. Sa harapan po ng batas, meron pong 2 tao na kinikilala para meron pong karapatan. Ano? Para magamit niya po ang kanyang karapatan, ma-exercise ito. Yung tinatawag na natural person saka juridical person. Yung natural person, tayo po yun.
si Harry Roque ng Pambansang Kismoso, si Congresswoman Luistro, ako, kayo ng mga manonood, tayo po na may buhay. Ano, tayo po ng mga tao, natural person po 'yon. Tayo po ay may karapatan sa ilalim po ng batas. Ngayon, yung juridical person, hindi po ito tao, literal na tao. Ito po ay mga organisasyon na binigyan po ng personality sa batas para po ma-exercise din nito ang kanilang karapatan nang naaayon po sa batas. Halimbawa si Jollibee, hindi po tao si Jollibee, pero meron po siyang karapatan na pwede pong gamitin para proteksyonan ang kanyang sarili, para isulong ang kanyang interest nang naaayon po sa batas. Ganun din po ang Lucky South 99. Ito po ay juridical entity. And it happens na itong Lucky South 99 ang nagre-represent po rito. Walang iba kung hindi si Cassandra Leong. Kung saan itong si Cassandra Leong ang in-engage niyang counsel, walang iba kung hindi itong si Attorney Harry Roque. At kung tatandaan po natin yung mga nangyari sa nakalipas na panahon, may mga pagkakataon pong binanggit sa hearing sa Senado in particular na ito pong si Harry Roque, ayon po sa PAGCOR, hindi lamang po 6 beses nag-attempt na kausapin ang PAGCOR sa pamamagitan ng abogado po nito. Kung hindi, 9 beses po. Sa 9 beses po na yan, 6 beses pong naging successful ang kanyang transaksyon o pakikipag-usap doon sa abogado ng PAGCOR. Para sa anong purpose? Para tulungan ang Lucky South 99. Sino ba yung kanyang tinutulungan? In particular, si Cassandra Leong. Kaya mahirap pong ilayo itong sinasabi ni Harry Roque na wala siyang ugnayan dito po sa Lucky South 99. Kasi kung talagang siya po ay abogado lamang ng Whirlwind Corporation at hindi po may kaugnayan sa Lucky South 99, dapat nakapokus lang siya doon po sa legal na pangangailangan ng Whirlwind Corporation sa kanya, which in that case, ang sinasabi ay para po sa ejectment case na nasa Court of Appeals. Pero why come na ito pong si Harry Roque, eh hindi yung ejectment case ang kanyang nire-represent kay Cassandra Leong kung hindi nung tumatawag siya sa PAGCOR ay para tulungan ng PAGCOR ang ginagawa po nitong si Cassandra Leong. In short, para mabigyan ng pabor, mabigyan ng lisensya. Salamat at hindi po sila nagtagumpay. Tuloy po natin ang pakikinig dito. The way to talk with a lawyer is through a representative, and that is Cassandra Leong. If I may add, Mr. Chair, under Section 3 of Canon 3, lawyer-client relationship. A lawyer-client relationship, yes, Attorney Roque is correct, the highest fiduciary character. As a trust relation, it is essential that the engagement is founded on the confidence reposed by the client on the lawyer. Therefore, a lawyer-client relationship shall arise when the client consciously, voluntarily, and in good faith vests a lawyer with a client's confidence for the purpose of rendering legal services such as providing legal advice, representation, and the lawyer, whether expressly or impliedly, agrees to render such services. There are two elements, Mr. Chair. The first element is that the client solicits advice and service of the lawyer. And the second element, the lawyer renders service and advice to the client. At yun, nangyayari yun sa pagitan ni Cassandra Leong at saka ni Harry Roque. Pero huwag natin kalimutan na kung bakit in-engage ni Cassandra Leong ang serbisyo nitong si Harry Roque ay para magbigay ng payo sa kanya. Para saan? Doon sa kanyang pagiging duly elected o duly authorized representative ng Lucky South 99. Kaya indirectly, makikita natin ang ugnayan dito ni Harry Roque. Ganun pa man, pilit niya pong itinatanggi, pero kahit anong gawin niyang pagtanggi, huling-huli na po siya. Ang ginagawa ngayon ni Harry Roque, dahil huling-huli na siya, ililihis niya ang atensyon ng publiko at magpapakalat ng mga ganitong uri po ng chismis at paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero
ang mga masasabi ko lamang dito mga tol, ang mga maniniwala dito ay mga tanga lamang. Kapag ka kayo'y nagpaniwala dito kay Harry Roque na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik, tanga kayo. Ha, kasi wala namang dapat patunayan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ito, ipagpalagay natin for the sake of arguments. I am not saying na totoo ito. Ipagpalagay natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay merong hindi magandang nakaraan. Yon ay nakalipas na. Hindi yon magiging hadlang para siya'y maglingkod ng maayos sa taong bayan. Diba? Ang mahalaga kung ano yung kasalukuyan at hinaharap. In fact, hindi nga kasalukuyan lamang ang pinag-uusapan dito, pati nakaraan na rin eh. Kasi in 2021 November, sinabi ng St. Luke's kung saan nagpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya addict. Negatibo yung drug test na isinagawa nila partikular sa paggamit ng cocaine. Kaya kanino ka maniniwala? Sa St. Luke's na merong kredibilidad o sa mga taong walang kredibilidad katulad ni Rodrigo Duterte na nasaksakan ng sinungaling, ni si Nicky Coseteng na number one na galit sa mga Marcos, itong sinasabi nila na dati daw pong girlfriend ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman natin kilala pero alam naman natin na pilit yan pinalabas ng walang iyang direktor na si, sino ba yung tambaloslos na direktor? Si Daryl Yap. At itong tambaloslos na direktor na ito mga tol, meron na namang pinakalat ito na pagbanat kay Pangulong Bongbong Marcos bagamat hindi direkta nilang sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang laman ng kanilang content, eh alam naman natin na ang tinutukoy nila dyan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko napanood ang particular na video, pero napanood ko po ang vlog ni Model of Manila TV kanina, kaya ko nalaman na meron pong pinapakalat ang mga ito. At ang masakit na katotohanan pa dito, mukhang kasabwat pa si Senator Amy Marcos. Panoorin po natin ang vlog ni Model of Manila TV, mga tol. So ito po, pag-usapan po natin. Ha? Kasi may bagong video itong si Direk Daryl Yap at din Sentiments na ang title ay Dating Addict. Okay? Hosted by Patricia Ismael. Okay. Ay, nako, Direk. Hindi natin yung si Direk. Okay. Mabait sa akin yan. Mabait naman yung si Direk eh, pag nakilala nyo in person. Pero alam naman natin na pasensya ka na, Model of Manila TV. Di ako naniniwala sa taong mabait kung naninira ito sa kanyang kapwa. Ang taong mapanira sa kanyang kapwa, walang kabaitan yun sa kanyang sarili. But anyway, yun ang pagkakakilala niya kay Daryl Yap. Kaya sige lang, mabait siya para kay Model of Manila TV. Itong si Direk Daryl Yap, yung kanyang political affiliation o yung kanyang killing ay more on dito kay Senadora Amy. Trusted yan ni Senadora Amy. In fact, kung si Senadora Amy siguro ang maging pangulo, eh sigurado ko mataas ang magiging pwesto o magiging makapangyarihan itong si Daryl Yap. Pero eh, naisip ko rin yan eh. Baka kaya nagkakaganito itong Daryl Yap na ito, baka naghanga din ito ng posisyon sa gobyerno eh. Alam naman natin na lahat ng mga tumutulong sa larangan ng politika, karamihan po sa mga yan, naghangad po ng posisyon sa gobyerno. May mga tao din naman na tumutulong ng walang inaantay na kapalit. Pero most of them, kaya tumulong dahil merong kapalit. Ang masakit na katotohanan, nung hindi maipagkaloob ang kapalit na yon sa kanila, eh, akala mo, mga demonyo na nagladlad na ng kanilang kasamaan ng mga pag-uugali, kaya binanatan na ng binanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Isang magandang halimbawa rito, itong si Glenn Chong. Naghangad dito ng maging commissioner or chairperson ng COMELEC, pero hindi niya nakuha, kaya umatake ng umatake kay Pangulong Bongbong Marcos. And perhaps, itong si Amy Marcos, feeling niya ate siya, kaya sa lahat ng pagkakataon, baka feeling niya siya susundin ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami siya sigurong mga inihiling na hindi na ipagkakaloob ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, ganun na lang din ang kanyang pagbanat sa mga polisiya ni Pangulo at hindi naman lang ito ipinagtanggol kahit ito inaatake ng mga Duterte. Bagkos pagka mga Duterte pa ang inaatake ng mga kritiko nito o naglasasabi po tayo ng mga katotohanan laban sa mga kawalanghian ng mga Duterte, ay agad pong
umaayuda ng suporta ito pong si Amy Marcos sa mga Duterte, pero hindi niya po magawa yan sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya muli mga tol, huwag po nating iboboto si Senator Amy Marcos sa darating po na halalan sa May 2025 senatorial election. Anyway, ang kaya lang nilabas na video ay dating addict. Dating addict by Patricia Ismael. Okay? Very obvious naman. Okay? Pag nakita mo, hindi mo naman kailangan maging political vlogger o political analyst to see na yung video was made para kumbaga to cast more doubts at kumbaga yung mga tao ay mas maging kumbaga mas malaman nila tungkol sa mga habits ng dating addict, pero at the same time parang medyo tumatak sa utak nila yung posibilidad na baka itong si PBBM ay gumagamit. Yan ang layunin nila. At wala diyang ginagawa si Jaime Marcos, bagkos binibigyan niya pa ng go signal. Kasi alam ninyo mga tol, pinagkakatiwala ni Jaime Marcos itong si Daryl Yap. At kung meron talagang respeto si Daryl Yap diyan kay Jaime Marcos, susundin niya ito. Pero syempre, alam naman natin na ang layunin talaga nila siraan si Pangulong Bongbong Marcos. At doon misto lang nagbubulag-bulagan nitong si Amy Marcos. Isang sabi niya lang diyan kay Daryl Yap, kung tutusin, titigil yan eh. Ako naniniwala ako doon, pero hindi ginagawa ni Amy Marcos. Bakit? Ano ang dahilan? Kayo na ang humusga kung ano ang dahilan. Pero sa nakikita ko mga tol, nakikita ko dito kay Amy Marcos, naiinggit ito eh. Tahasan ko nang sasabihin niya, naiinggit ito sa kapangyarihan sa puso ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Siyempre naman, asawa yun, kapatid ka lang. Kahit sa anumang anggulo tingnan. Di ba tayo? Kapatid ka lang, asawa ko. Sino kakampihan ko? Asawa ko, di ba? Malibang kung mali yung asawa ko. Eh dito nakikita natin na walang maling ginagawa si First Lady. Tapos ang isinusulong itong si Amy Marcos, yung mga interest ng mga Duterte. Anak ng teting na yan. Ngayon, balikan natin itong si Harry Roque. Synchronize ang kanilang mga ginagawa. Naglabas ng video si Daryl Yap, paugnay ng paglabas ng video na yan, panay-post naman itong si Harry Roque about na naman ang pulboron. Pero tandaan po natin mga tol, ito po ay lumang tugtugin na, nagmuka po silang mga tanga dito at ngayon, haharap po ang napakarami sa kanila ng samut-saring kaso sa pagpapakalat po ng fake news. Ang pangulo po natin, napakagaling, makatotohanan, pasensyoso, hindi po sila pinapansin. Pero nananawagan po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa mainstream media, na tulungan ang gobyernong ito laban sa mga pagpapakalat po ng kasinungalingan. Eh sino ba ang gumagawa ng kasinungalingan? Eh ang nagpapakalat lang naman ng kasinungalingan ngayon, karamihan talaga, mga Duterte eh. Supporter nito. Si Rodrigo Duterte. Sa kanya nagmula ang lahat ng ito. Tapos sinakyan ng mga DDCs. Ngayon, gumawa pa sila ng peking video para palabasin na masama si Pangulong Bongbong Marcos. Napatunayan ba nila? Hindi. Kasi wala ngang katotohanan. At sana sa mga darating na panahon, itong mga nasa likod ng mga kasinungalingan na ito, kasama na si Harry Roque, ay mapagsasampahan po ng kaso. At tayo'y nananawagan din sa mga merong kaalaman at kakayahan po dyan. Gamitin po ninyo ang inyong kaalaman at kakayahan na ipadisbar itong si Harry Roque. Kasi sa tingin po natin, ito pong ginagawa ni Harry Roque, ito po ay lagpas na doon po sa karapatan po natin sa malayang pamamahayag. Ang karapatan po natin sa pag-criticize sa gobyerno, nandiyan po yan eh. Pero it doesn't mean na tayo po'y lalabag sa batas. Kapag tayo po'y lumalabag sa batas, natatapos na po ang karapatan natin. At bilang isang abogado, dapat alam nila na dapat sa lahat ng pagkakataon sila'y nagsasabi ng katotohanan. Pero ano ang ginagawa nitong si Harry Roque? Puro kasinungalingan ang mga lumalabas sa kanyang mga bibig. Saksakan ng sinungaling. Epekto na ba yan? O baka
hindi lang sila nakikita ng executive assistant ngayon. Kaya medyo parang nagmamaldita itong si Harry Roque. O, wala akong ibig sabihin doon, ha? Kasi baka totoo naman na hindi sila nakakapagkita dahil nagtatago rin yung executive assistant. Ah, lumabas ba yung executive assistant, mga tol? Di ko napanood sa Senado eh. Kung ito ba nag-appear sa Senado. Ganun pa man, maliwanag na ang mga layo nitong si Harry Roque, paninira lamang sa ating gobyerno. At dahil nga ang layunin nila, ang ultimate objective na yan ay iupo si Sara Duterte. Dahil pag nangyari yon, lahat po ng kanilang mga kinakaharap na mga problema, diyan sa Pogo, sa mutsaring mga issue, pati yung mga isinampang kaso sa kanila ng mga individual, particular nitong si Antonio Trillanes, maglalaho pong parang bula yan. Kasi ang mga Duterte, balasubas ang mga yan. Ginagamit niyan ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang impluensya para takutin ang mga nasa ilalim po nila. Pansinin ninyo, sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang makapalag, takot lahat. Kasi ganun sila kawalang hiya. Gagamitin nila ang kapangyarihan nila, aabusuhin nila ito para lamang isulong ang kanilang mga interes. Eto, kung sa panahon ni Rodrigo Duterte, ginagawa natin itong ganitong uri ng pag-criticize, baka hindi tumagal ang isang buwan, wala na si Top 1. Ganun sila kawalang hiya. Kaya ako, naniniwala ako na bukod kay Gerald Bantag, baka meron pang mas malaking tao sa likod ni Gerald Bantag eh, na talagang naghangad na ipapatay itong si Percy Lapid. Si Percy Lapid, baka magkalimutan tayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nito nakakamit ang katarungan sapagkat yung primaro na akusado hanggang ngayon ay nagtatago, walang iba kung hindi si Gerald Bantag. Si Percy Lapid ay pinatay noong October 3, 2022. Pauwi po ng kanyang tahanan mula sa kanyang trabaho. At ano ngayon ang nangyari? Si Gerald Bantag, nakasuhan, pero hanggang ngayon, hindi nahuhuli. Pero ang paniniwala ng ilan sa mga kamag-anak ni Percy Lapid, hindi lamang si Gerald Bantag ang nasa likod ng pagpapatay dito. Naniniwala ba kayo doon, mga tol? Kasi kung titingnan po ninyo, si Percy Lapid, ang lupit po nito bumanat sa mga Duterte. Hindi po ito natatakot. Kaso lang, walang ebidensya na nagtuturo eh. Doon sa mas mataas kay Gerald Bantag eh. Kaya si Gerald Bantag lamang ang nalagay sa kawali, ika nga. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa napiprito. Sana dumating ang panahon na mahuli si Gerald Bantag at makamit nitong si Percy Lapid at ng kanyang pamilya ang katarungan. Ganon din naman itong si Harry Roque. Sana ang mga isinampang kaso po rito, partikular ang kasong Libelo na isinampa sa kanya ni Antonio Trillanes, mag-prosper sapagkat ang sarap makita na ang isang harieta o butanding na mapanirang puri sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang asawa ay humimas ng rehas. At sana matanggalan din po ito ng lisensya bilang isang abogado. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.